Hello po, magandang hapon. Buti na lang mahina or wala nang ambon kasi kanina po talagang umaga, puro ulan. So according kay ma'am, yung pintura po ng kanyang gate is chocolate brown. Kaso hindi pa namin siya mapinturahan gawa ng panay po ang ulan dito. Since wala tayong roofing, medyo mahirap. Pero parang nag-change si ma'am ng plan. Kasi nagpapa-estimate siya kung magkano daw po ang magagasto sa kanyang roofing. So baka kaya pa ng budget, di ba? So ako, mayroon akong suggestion. Since malaki po tong unit ni ma'am, talagang malaki po talaga magagastos pagdating pa lang sa roofing. Lalo na yung UPVC pang gagamitin. So pwede siyang maglagay ng roofing hanggang dito lang sa may main door. Tapos open na lang dito sa part ng extension. Or pwede naman yung extension lang ang may roofing. Tapos open naman dito sa may main door. Pero sabi nga ni Ray, mas maganda daw kung buo na lang. Ayan. Kasi meron naman laundry area sila, ma'am, kung totoosin eh. Ang laki po kasi nitong harapan. So sayang naman siya kung hindi mo magagamit, 'di ba? Actually, estimate mo kung ilang tubulars tapos ilang PVC pa magagamit. Pagbuo na. Oo, sige. Tapos ito nga po, sa design kasi ni ma'am, parang pong merong sa main gate, merong pong pedestrian. Kaso, pansinin niyo po yung tupi ng ating gate. Ayan, no? Pansinin niyo po yung tupi. Maliit na po masyado kung lalagyan pa namin siya ng pedestrian. Kaya ang mangyayari po niyan, eto na po mismo ang pedestrian. Ayan. Etong isa, stay lang po yan na ganyan. So kung may halimbawa tao, papasok, pwede na po etong isang face lang po ng ating gate ang bubuksan. Tapos doon, nakalock din po yan. Eto na po bali yung magiging kanyang pedestrian. Ayun po. So lahat po ng ginamit natin bakal dito is 2.0 po ang kapal. Ayan. So yun din po talaga ang kagandahan ng hiwalay ang labor sa materials kasi pwede mo siyang bilihan ng mas matibay na materials. So ako yung kay ma'am, kung pwede pasukatan kung ilan pa ang magagamit. Yung PVC nga yan, buo pa yan, maayos pa yan, di ba? Pasok mo yan sa loob. Pwede pa yan. So ang ginamit po natin pintura dito is naglagay yata ng Acritex para mas matibay po ang pintura natin dito sa labas. Ayan. So hanggang baba, i-retouch po natin mula harap hanggang likod. So ma'am, ito pag napanood mo, mas maganda rin po talagang may roofing para po yung ating pader, yung pintura natin, is makoberan din po ng roofing. Sayang din po kasi. Tsaka laki po talaga ng space kung hindi nyo naman magagamit pag uulan. Di ba? So, sinusukatan na. So, dito nga po pala, natapos na po nila yung pag-i-install ng 60x60 mat po ito. Ayan, naghubad na po ako ng chinelas. Tapos na pong i-tiles. Tapos, ang buong baba po is napinturahan. Hindi lang ako nakakapunta pero may gawa po ang team. So ako din kay ma'am, doon po yung kanyang TV area. Mas maganda kasi ma'am, nakapix po yung ating outlet. Lalo na pag medyo malalakas pong kumusumo na appliances, kailangan nakapix po. Hindi po natin ina-advise ang mga extension wires lang. Mas maganda po nakapix yung ating outlet doon. Kung sa TV, di ba, sa rep. So, ang ganda na, tabi po. Ayan. So, napinturahan na. Ang pintura nga po pala ni ma'am, same lang doon sa isang project ko na Wind Whisper po ng Davis. Ayan. Wala po tong amoy. Ayan, ang ganda na, oh. So, yung back door ni Lumina, na dito po naka-festo, andun na po siya sa side. Tapos, ito pong maliit na butas na yan, para po yan sa ating AC.
na window type. Ayan. So, mas prepared ni ma'am window type. Dito nga po pala, gumamit din tayo ng PVC panel sa kitchen. Ayan. Pag ganito po yung kitchen natin, ina-advise ko po na bukod po sa mga backsplash, countertop, ina-advise ko po i-wall tiles nyo na lang. Para yung low po ng ating cabinet is naka-tiles. Kumbaga kahit magkaroon ng leaks, moisture lang ang mangyayari. Hindi mababakbak yung pintura. Ayan, tabi po. So, itong ating pinto ni Lumina pa, side palabas po ang palo nito. Na-tiles na po siya. So, i-retouch na lang din po ito. Tabi po. Ayan. So, naka-tiles na rin po ito. Tapos nakamasilya na. Pipinturahan din po natin yan. Hindi lang po kami makatuloy ng gawa kasi panay po ang ulan. Ayan, ang galing. So, ito na amaze ako sa design dito kasi mas pinili ni ma'am na ang kanyang laundry area is nasa likod. Ayan. So, parang kung ganito nga rin unit ko, parang gusto ko rin ganun din para hindi po ako nakikita naglalaba. Diba? Tapos yung sampayan doon din sa likod. Tapos sa harap, pwede ako ditong service area po. Pwede tayong magpatambay o pag may bisita tayo, diba, magamit natin. Ayan, ang ganda, diba? So, i-consider nyo na lang po yung mga gamit-gamit namin dyan. Mga waterproofing, yung tiles namin sa labas. Hindi pa po namin yan maumpisahan gawa ng, yun nga, umuulan. Wala po kaming bubong. So, hindi po kami makapagtuloy ng tiles. Yung labas na lang po ang itatiles. Ayan, ang ganda, oh. Tapos, ikakabit na lang po ni Ray yung ilaw. Yung dito po, yung mga abang po ni Lumina na para sa ilaw, wala na. Nasarahan na. Bali, gitna na lang po yung natira. Ayan. Tapos, dito maglalagay tayo ng breaker. Tabi po. Tapos, tabi po. Dito nga po pala sa bathroom, PVC panels na lang din po ang ilalagay ni ma'am. So far ma'am, wala naman siyang leaks. Goods naman po. So, mga accessories na lang din ang kulang. Tabi po. Accessories, linis, retouch. Yun na lang po ang kulang. Ayan. Tabi po. So, yung installation ng ating mga aircon, window type na AC. Ayan, yun na lang naman. Si Ray kasi, pag alam niyang hindi pa tapos, hindi pa nakapag-linis, hindi niya pa lahat ini-install kasi madudumihan. Tabi po. Nakakahigal po. Tapos, dito nga po pala, masyado po kasing malapit yung roofing sa kisame. Kaya po mabilis pumutok po yung ating mga dugtungan. Pero ito po, sinadis ko na kayo mga PVC panel. So, nag-order na kami. Ikakabit na lang po yan. Same lang din po dito. Pumutok na din po agad yung dugtungan. So, kahit maayos yung ating pagbatak dyan, ganun pa rin po talaga ang kakalabasan. Makikita pa rin po talaga yung mga dugtungan. Ayan, no? Ang ganda na. So, konti na lang. Malapit na tayo matapos. So, dito si ma'am, walang problema kasi actually si ma'am mabait. Hindi niya ako binibigyan ng stress. Kaya kung may request si ma'am, kinukonsider din namin. Lalo na kung ikakaganda ng unit. Kasi po, naiintindihan ko po kung kaya po ng budget nila o hindi. Kinukonsider ko po yun. Sa amin naman pwede. Basta yung usapan namin dito ni ma'am, package na yun. Kasama lahat ng pinag-usapan. Pero doon po sa mga papadagdag niyang gawa, natural po mag-a-add po tayo ng labor. So, si ma'am naman kinukonsider niya rin kasi alam naman niya. Pero meron po ako mga clients na once na nagpaganto, paganyan, pahabol, parang masama sa loob nilang mag-add ng labor. At tandaan po natin,
Once na napadagdag po kayo ng trabaho, natural, madadagdagan din po yung bayad. Magdadagdag din po kayo ng payment. So, wala na pong libre ngayon. So, na-share ko lang kasi may ganun ako na-encounter niya. Akala niya pag nagpahabol ng ganito, okay lang. Okay lang din naman, pero mag-add ka ng labor. Tapos yung ating hagdan nga po pala, as is na po yan. So, kung gagalawin po natin yan, sa kabila, kasi townhouse to, sa kabilang side po kasi, pagkabilaan din po yan ng hagdan. So, possible, kung ginalaw mo tong hagdan na to, gagalaw din dun sa kabila. Possible po kung gumalaw yun. Tsaka magagastosan ka lang din kung gagalaw. So, kung ano po siya matarik, again, i-consider nyo, mag-ingat po kayo. Kaya nga po yan, hagdan, gabay, may hawakan, humawak po tayo. Ganun lang naman yung kasimple. Pero kung gusto mo talagang baguhin, gagastos ka nga lang. Pero on all in all, walang problema. Maganda naman po siya. Ingat lang sa akin nga eh, ganun lang din. Yung mga anak ko, babataas. Sanayan lang yan, sanayan lang. Tapos syempre, kasamang pag-iingat. Hello po, magandang hapon. Today is Sunday. Ayan, trabaho pa rin kami kahit Sunday. Yung iba po kasi gusto nilang pumasok. So, pwede naman yun. Wala naman silang gagawin sa bahay nila. Wala naman family day. So, pwede rin naman po na pumasok sila. Ayan, picturean muna natin. Ang unit ni ma'am, ang gate, ang ganda na. So, dito po pala, tinanong ko si ma'am kung anong pintura ng kanyang gate. According sa kanya, chocolate brown na lang din. Dito po kasi sa Lumina, dapat nakasunod tayo sa color scheme. So, ang allowed lang is brown, chocolate brown, tsaka black. Pwede kang magbago pero minimal lang. Siguro kung brown, medyo may touch pa rin ng brown o may touch pa rin ng black. Ayan. So, may konting linis pa tayong gagawin dito po sa may mga tiles. Ayan. Tapos, ito nga po pala, pahabol ni ma'am, maglalagay kami ng roofing. So, yung mga tubulars, o-orderin ko na rin po yun para pwede na rin po itong lagyan ng mga tubulars ng trusses. Ayan. Roofing trusses. So, yung design po ng gate natin, bago na naman po yan, si ma'am po ang pumili niyan. So, naging advice ko po yung ating roofing, gawa ng malaki kasi yung extension ng mga Angelic Townhouse, Angelic Townhouse. So, ito kay ma'am kagandahan, corner pa. So, siguro kung kukwentahin po yung ongoing na material cost ni ma'am is nasa pumalo na kami ng 400k plus. Ayan po. So, doon sa mga accessories ni ma'am, wala akong ideas kasi sila po ang bumili. So, syempre, alam nyo na, pag medyo po malapad yung kanilang extension, tapos yung main gate, folding po ang nagiging advice namin katulad po dito. Ayan. So, ito, magkakaroon pa kami ng retouching dyan once na nalagyan na ng roofing kasi possible magasgasan, mahulugan ng welding. Ito, sir, i-retouch pa natin to pag ano, kasi may roofing eh. Oh, may roofing siya. Oo. So, ito po, pati po yung harap ni ma'am. Ito kasi talagang nakapintura na. Pero since magro-roofing tayo, possible magasgasan, madumihan. I-retouch pa rin po namin yan. Ito nga po palang poste ni Meralco. Ito pong poste ni Meralco. Nakapasok po yung parang wires na yan. Kinulayan na lang po namin ng ano, parehas na lang din po siya. Ayan. So, ito po. Ma'am, pag napunod nyo yung vlog ko, hindi po muna kami magta-tiles dito. Dapat nga po ipapatiles ko na to, pero naisip ko kasi mag-roofing pa kami dito. So, pag nag-roofing, nag-trusses, yung mga baga po ng welding, mauhulog dito. So, maganda nga po is hindi pa kami nakapag-tiles dito para hindi rin po ma-damage yung ating tiles. Pero sabi ko nga, lahat ng projects ko dito sa Lumina, wag lang po kami mamadaliin ni client. Kasi tulad nyan, may mga factors po na nakaka-apekto bakit napipending ang mga
finish ng isang project. May bagyo, may ulan, materyales, undecided si client minsan. So may mga factor. So ang kagandahan lang dito is hindi siya pinamadali ni ma'am. So roofing muna, o-orderan ko po muna ito ng mga bakal para ma-set up na. Tapos yung bubong namin, yung PVC roof galing po sa, tawag dito, galing po sa Wilcon. So kahit Sunday, may gustong pumasok-pasok. So more on paintings, tapos nagpa-add po ako ng dalawang outlet doon. Ayan, okay na. Masilya na lang, tapos retouch po ulit. Yung AC, gagawan pa po ng case bago po i-install ni Ray. Ayan po. Tapos dito po sa kitchen ni ma'am, ongoing na rin po yung ginagawang aluminum cabinets ni ma'am. Since walid lang yung kitchen ni ma'am, medyo mura lang yung aming kitchen cabinets dito. Tsaka hindi naman siya maselan sa design. Tapos may naiisip po ako sa bar counter para mabuhay po yung ating bar counter. Abangan nyo po. Gusto ko lang po munang makita na naka-install yung ating aluminum cabinets. Up and down na po yun. Labor materials, may contact po ako. Ayan. Depende po sa design na gusto nyo. Siyempre, mas magandang design, mas mahal po ang materyales. Since okay na po kay client na ganun, okay na rin po yun. Go na namin. Pati po yung aming sliding dito, may sliding kami dito eh. Katulad po sa bahay gusto ni ma'am. Ongoing na rin na ginagawa. So, abangan po natin installation. Sakto lang din, konti na lang din yung aming mamasilyahan. Itatile grout, kaya hindi na rin po makakaapekto o madudumihan yung ating mga sliding. Diba? At saka yung ating kitchen cabinets. So, ang susunod po dito, cleaning na. Linis. Ayan. Na-tile grout na po kahapon, hindi pa natapos. Ayan. May mga part na naka-tile grout na. So, ito po, akala nyo walang butas, meron po yan. So, ang ginagawa po ng ating tile setter, tinatiles niya po muna yan lahat. Ito po, yung para sa stove. Tingnan nyo, solid. Ito po, nakabang tayo dito. Dito yung sa may lababo. Ayan. Ikakat na lang po ito. Ayan, binubuo po kasi nila yung paglagay ng ating ano, ng ating tiles. So, yung backsplash po ni ma'am, random po talaga siya. So, mahirap po kasi pumili ng tiles, lalo na pag hinayaan ka na lang din ni client. So, ito, pinatner ko na lang din po kung ano yung nasa CR. Pero halos magkaiba rin po yan. May touch lang po kami talaga ng gray, white, tsaka black. Ayan. So, okay lang yan. Hindi mo na yan mapapansin pag may cabinet na yan. Tapos, ang random po kasi yung design niya. So, ito po is nag-iba-iba na po yung haspi. May gilid, may gitna, may dulo. So, ganun po talaga siguro pag random. Pero wala namang kaso. Ang importante dyan, malinis at saka maayos po yung pagkakagawa. Pinatner lang po namin yung concept ng kulay. Brown, white, tsaka gray. Naglagay kami ng gray kasi may mga gray po kami. No? Tapos, ito nga, laundry area kami. Ito na. Ayan, napinturahan na kahapon po. Nag-vlog ako dito. Wala pa itong pintura. So, napinturahan na. First coating rin. Kasi maglalagay din dito ng ano eh, ng grills. So, maglalagay tayo ng grills dyan. Kaya, pero pag nag-welding po, sasapingan na lang. Nauna lang yung ating tiles. Malilinisan pa naman daw yan. Nauna na kasi yung tiles eh. Ayan, tapos ito, pinto, pipinturahan, bintana, retouch. Yung main door, retouch. Yung taas, hindi na po muna ako akit kasi nakit ko na po yata yung kahapon. So, yung hagdan, i-retouch pa natin yan, white tsaka gold, pag talagang patapos na. So, hindi ko lang sure kung ito pong ating mga materials na to is okay na, sakto na, o kulang pa. Madali na lang po mag-add kasi ilabas na lang po yung ina-tiles namin. Ayan. Dito nga po pala sa unit na ma'am, ang ginamit po namin pintura, Wind Whisper po ulit ng Davis. Ayan. Binanggit ko lang po ulit kasi minsan may mga nagtatanong. Ito yung ating hagdan. So, ang kagandahan din sa renovation namin dito sa unit ni ma'am,
nakaranas na kami ng tuloy-tuloy na ulan tsaka bagyo. So, alam namin kung may magli-leaks, di ba? Madaling maghawa ng paraan. Tapos yung taas nga po wala, lalagyan din namin ng PVC panels. Wala lang yung installer ko, pero pabalik na kasi umuwi po ng probinsya. Ayan. Ito po palang ating ano, toilet bowl, tinanggal na. So, ikakabit na lang din po yan. Pati mga accessories po dito, tabi po. So, ito po yung tiles si ma'am dito sa may, ano, sa may bathroom. Mix po siya ng may brown, may white, may gray. So, ganun po yung concept. Yan po yung naisip pong concept. Kaya, parang tinuloy lang namin sa kitchen area. So, meron na si ma'am mga ibang accessories na naka-install na. So, konti na lang. So, sabi ko nga sa inyo, pag umpisa, mabilis, madali lang. Pero pag malapit na matapos, bumabagal. Kasi, syempre, hindi mo naman pwedeng madaliin yung pintor. Hindi mo naman pwedeng madaliin yung mga installer. Diba? So, by process po tayo. Basta ako, ang masasabi ko lang, maganda yung pwesto ni ma'am. Tsaka malaki po yung pwesto niya. Malaki yung pwesto niya. Ayan, no? Siguro nga sa bahay, hanggang half lang po niyan yung extension namin. Malaki po talaga extension dito sa phase 5. Kaya, yung mga interesado po dito sa luminatansa, pag may mga pasalo, mas maganda po sa phase 5. Kasi malaki, mahaba talaga extension nila. Ayan po. So, kung meron pa sasakyan dito, kasya po talaga yan. Ayan. So, ito lang po muna yung ating update. Follow nyo rin po kami sa FB page namin, sa Ray House Makeover, tsaka Ray House Makeover. Dalawa po page namin. Meron din po kami sa TikTok, tapos itong sa YouTube channel natin. Ayan po. Thank you!